Hey fellow Fandesals, this is Judith for another off-season episode. Wait, do you remember itong sinabi ko a few episodes ago? To yung sunscreen. Kasi, ay nako, vital talaga yan, mga besh. Lalo na ngayon, napapainit na. So, drop in the comments, ano ba ang magandang sunscreen? Or ano yung preferred na ginagamit? Hello, let us continue the conversation about sunscreen. Hindi ako natutong mag-sunscreen up until 5-6 years ago. As in, nun lang. Can you imagine? I'm in my 40s now. Before, I thought that you only apply sunscreen when you go to the beach. Which was a mistake. So, I'm paying for it now because if you look at my face closely, you will see that I have a big dark spot occupying half of my chin. And I have a lot of parang freckles. Actually, melasma siya. So, hindi ko kailangan mag-filter. Actually, yung mga freckle filter na yan, I have it. So, balik tayo dun sa conversation about sunscreens. When I learned how to use it on a daily basis, hindi lang pagpupunta ako sa beach, the first sunscreen that I got to use was Biore. We were on a regional travel and someone told me, wala kang sunscreen. So, we went to the nearest pharmacy to buy. I remember it was kind of milky. And it was medyo runny. So, hindi siya yung parang malagkit na nag-iiwan nung ano. Kasi yung impression ko na parang bakit parang naglo-lotion ka sa mukha. So, anyway, nung naubos siya, wala ako yatang nakita because I had to resort to whatever was available locally. Kaya ako nag-switch sa Belo. That one I used for a long time. I was happy with it. I pawisin kasi talaga yung mukha ko. So, pawisin na siya on a natural, in its natural state. Tapos lalagyan mo pa ng mga ganun sa ibabaw. So, I think wala akong natandaan na instance na it was really very uncomfortable. But after Belo, actually last year lang, I also started using yung Luxe Organix. Yun naman, ano yun, budol. I wasn't able to use it until maubos because I left. So, yun, happy din ako doon because the smell was just okay. It was very thin. So, yun nga, hindi din siya nagka-cast. At saka, it was in a pump. Pag-pump kasi, di ba, may control ka sa ano, sa labas nung product. So, yeah, sometimes I think about it, na naiwan ko siya. So, right now, what I use is, this, syempre, proof na. This is what I use now. Ayan. Inano ko na. Pikit patanag. Mastos na ako ng mahal. Well, because it's convenient, it's just in a gel and stick form. So, ayan, apply ko lang yun sa mukha at until dito sa ilalim ng chin. I'm kind of confident that that the more, I don't want to say sticky, but the thicker it feels on my skin, on my face, the more I feel that mas protected ako. At saka, wala kasi siyang smell, which is what I like. And then, I apply powder kasi on top of it. So, minsan, hindi ko na nararamdaman na parang ang sticky niya. So, yun lang din. Hindi din kasi ako madalas mag-double cleanse. But when I started using this, which when I tinodo ko na talaga yung nagsascrub, nagda-double cleanse na nagsascrub pa. Kasi nga, feeling ko, may naiiwan talaga. And then I put on moisturizer. So yun. Before ko binili to, I resorted to this. But right now, I don't use it on my face. I just use it on sa neck, tsaka dito sa arms. Just to complement. Weightless siya, no? Sabi, weightless formula, which was true. The smell is tolerable. Hindi naman siya yung parang matapang. Kaya, ang ano ka lang dito is, ano kasi ako, I don't know, for some reason, my eyes are very sensitive. Like, when I put on yung ganitong form, so ilalagay mo siya sa mukha mo, diba? May, mahilig kasi ako, unconsciously, to rub my eyes. So, marami na akong instances na talagang meron pala akong, because you applied sunscreen and I would scratch my eyes. Grabe talaga ako mag-ganon ng mata eh. Parang nakakatanggal talaga ng eyeballs. So, sometimes, nararamdaman ko na pumapasok siya sa ko. Tapos, di ba, ang solution lang ganito, you just wash
your eyes with water. Pero sa akin, iba talaga yung naging effect. Talagang yung natutulog siya. Anyway, so that's why I stayed away from this. Kasi nga, natatapangan ako sa kanya. Tapos yun nga, parang lagi akong na, ang tawag ko doon ay ang aking vampire disease. Parang lagi akong natatakot sa araw at nabubulag. But before this is what I have been using. Ito. I do not know how to pronounce this, so I will not try. So, ito na. Nabili ko kasi ito, buy one, take one, sa airport, sa Korea. I really like the smell. Hindi siya strong. May pagka-ano siya, citrusy. Pero hindi yung strong na citrus. And then, it is also very light. At saka, hindi siya sticky. If there's something na pwede kong i-recommend, ayan, i-recommend ko yan. However, out of all the sunscreens that I have tried, merong isa talaga na siya pa rin yung pinaka-paborito ka out of all. Hindi ko siya ginagamit on a daily basis ngayon for the sole reason that tinitipid ko kasi yung meron ako. Eventually, mare-replenish ko din siya. Hindi kasi ako masyadong happy sa price point niya dito, where I am now, kumpara sa kung nasa Pilipinas ako. But, here it is. Yan. CosRX. CosRX ba? Yan. Bago siya, nung when I was trying it, ano pa lang, unang araw pa lang na tinry ko kasi the smell, the way it glides on my skin, char! Iba talaga siya. And feeling ko, ano eh, ito yung kahit manipis lang yung ilagay ko, you know, it's SPF 50, feeling ko it does the job. Like at the end of the day, I feel that my skin is still protected. So, nafe-feel ko na yung mukha ko, meron siyang additional layer talaga. Na it's like literally a mask that's on top of my face. Syempre, baka sabihin ng iba, eh, bakit ganyan parang itsura ng mukha mo? Well, it could have been worse without this. So, yun, if I would rank the sunscreens that I have tried so far, ito talaga yung the best for me. And I will continue using this. Siguro pag yung tipong isa na lang yung pwede kong i-maintain or pagpaubos na lahat, ito talaga yung mag-hoard ako and I will continue to use. Yun! So, what do you think of the sunscreens that I have used? And if you have your own ano, sunscreen recommendations, ano ba dapat? You can share. You can put it as a comment below or you can also get in touch with us through our socials. Thank you for watching me today as I screen the sunscreens that I have used. And we will see you on our next regular season. Bye!